But of course, that's for the Senate to decide. Kahit na tingin namin, mahalaga ang testimony ni Justice Sereno, lalo na't interesado ang defense, ang prosecution, and maybe the senators. Hindi ko na po i-discuss yung sinabi ko kanina pong he alone. Doon lang po ako sa isang sinabi ko kanina na doesn't need a witness. Pwede bang maging partial ang isang justice sa decision niya? Pwede po. In fact, ang teorya ng defense is you impeach all justices or no one at all. Kasi sabi nila, collegial yun eh. So lahat naman ng decision po doon collegial eh. Pero hindi. The Constitution required that each justice will be of impartiality, independence, probity. Hindi naman po pwedeng sabihin, sampu tayo nagnanakaw. Nahuli po ako, sabihin ko, ay, huwag niyo akong kasuhan, may siyam akong kasama dyan. No, it's collegial, yes. Ang issue ngayon dito is that the Chief Justice is being impeached. The other justices may be partial or impartial, it's not the issue here. If the other justices sided with him based on their innocent reading of the evidence or the Constitution, that's their issue. But the fact is, you cannot hide behind collegiality merely on the basis na marami naman na kumbinsi ako eh. Kung na-bribe ka, out for example lang, hindi ko sinasabing na-bribe Chief Justice, pag na-bribe ang isang justice out of the 10, hindi siya pwedeng magsabing, eh, 10 naman kami nagbigay ng TRO. Pero ikaw, na-bribe po kayo kasi you cannot claim innocence on the ground na collegial ito. So ang amin lang sinasabi, partial si Chief Justice dito, and for us, he cannot hide behind collegiality because the Constitution precisely requires that each justice will have probity, independence, competence. Otherwise, that constitutional provision requiring each justice to be of independence, impartiality, will never be triggered at all, Your Honors, please. Kasi collegial lahat yan eh. I-impeach mo lahat ng Supreme Court justices, but you cannot impeach one. So yun lang po ang punto ko po. Maraming salamat po. Your Honor, please. The gentleman from the defense. I was trying to observe and analyze the representation being made by Congress.